Salam alaikum guys. Birthday ngayon ng kapatid ko, June 10. Hindi ko inaasahan na kasi alam mo naman dito sa trabaho natin is sa trabaho ko is puro focus na lang sa trabaho ganun. Hindi ko na iniisip yung mga birthday break ganyan kasi actually dito sa Saudi is wala talagang celebration na about sa mga birthday. Ewan ko lang kasi matagal na rin akong hindi nag-ano ako ng birthday, bumili ng cake mag-isa, ganyan. Tapos, kantahan yung sarili. Tapos, nag-usap kami ng pamangkin ko. Sabi ko sa kanya, parang birthday ngayon ng tito mo. Sabi naman ng pamangkin ko, oo nga, birthday nga ngayon. Kaya lang, mahiya kami pumunta doon kasi wala kaming dala. Sabi nga ganun. Sabi ko, di bumili kayo ng cake at saka sabi niya, o sige, bili kami pero wala kasi kami sabi ko, huwag kayo mag-alala, kumuha kayo ng pera dyan, tapos bumili kayo, pumunta kayo doon sa mall, bumili kayo ng cake. Sabi niya, pati lechon manok. Sabi ko, o sige, bumili kayo. Ayan, tignan natin yung celebration ng kapatid kong lalaki. Pang namin siya. Ako, yung kapatid kong babae, tapos yun natin. Panglima kong kapatid na lalaki. Linggo po sa daning nila. Vlog. Linggo po sa Ayan po, hindi daw niya akalain na magsali po ako sa celebration niya. Naiyak po siya dahil sinurpisa din siya ng asawa niya. Hindi niya akalain na pinaghandaan rin siya ng kapatid ng asawa niya. Hindi sabi niya nang tigil na ako. Sabi ko, anong ititigil mo? Sabi niya sa mga bisyo daw sa barkada kasi lagi siyang nakipagbanding na inuman sa barkada niya ganun. Tapos minsan pagod yung asawa niya galing sa trabaho tapos yun ang nakikita, bagsak na yung katawan niya tapos yung mga biro hindi na rin maganda ganun. Kasi lasing na nga
eh syempre mainit ang ulo ng asawa niya kahit si galing sa trabaho, tapos yun ang makikita, ano. Kaya minsan nahulog sa awayan, ganun, bangayan, kanya. Ay malalaki na rin yung mga anak niya, nahiya na rin. Tapos sabi niya sa akin, nung nag-video call kami dalawa, sabi niya, manang, tigil na ako. Sabi ko, bakit? Ito na yung hinahanap ko, na ano, grabe talaga yung asawa ko. Napaka, ano pala, mahal na mahal pala ako ng asawa ko. Sabi ko, hindi lang naman asawa ang nagmahal sa'yo. Pati kami mga kapatid mo, mahal ka namin, mag-ingat ka, huwag kang ano, kasi mahirap magkasakit ngayon. Ang barkada kasi, magaling lang yung mga barkada, hindi naman lahat, pero karamihan talaga sa mga barkada, maano lang yan ang mga barkada, kapag meron ka, pero at saka ano yung, malusog ka pa, ganun. Pero pag ano, pag nagkasakit ka, ay naku, ewan ko lang kung may barkada pa ba. Kung siguro may barkada ka, pag nagkasakit ka, may barkada ka isang araw, tatlong araw, apat na araw. Pero pag yung parang habang ano na, yung mga ilang linggo na, wala ka ng barkada niyan. Pamilya mo na lang ang magtitiis. Kahit piso, walang maibigayan sa'yo. Kung kahit pambili ng gamot, mahirapan ka na. Eh, paano? Anong gagawin ng asawa mo, pamilya mo, kung magkasakit ka na? Hindi yan kaya ang piso. Kailangan libo-libo na yan ang ano, kailangan. Lalo na pag ano na, hindi, ewan ko. Basta mag-ingat na lang. Kasi katawan natin ang ano natin, puhunan natin sa mundong to. Kung magkakasakit tayo, paano na ang mga anak natin na umaasa sa atin? Mas mabuti na yung mawala tayo sa mundong ito nang wala tayong karamdaman, kusa tayong kukunin ng Lord, no? Mas magandang ganun. Tapos yun nga, nag-usap kami, nangiyak-niyak siya, pinaano lang daw niya, panapatunayan daw niya na lalaki ako, yun lang daw ang ano niya. Pero sa totoo lang, yung dibdib talaga daw niya, yung mata niya, kunti na lang talaga itutulo na ang luha niya. Kaya lang pinanindigan niya na lalaki ako. Ganun ang ano, yung naramdaman niya, ayun, nagsumbong siya sa akin. Kasi ako yung panganay sa magkapatid na ano, yun, ako ang panganay. Tapos ano, yung pag 30 naman, June 13 is birthday din ng kapatid namin na yung yumaon na sa mundong ito. Yun, isa din yun, pasaway din yun. Sabi ko na lang na ano, anuhan na lang siya, tirika ng kandila at saka pagdasala na lang na tumahimik na yung ano niya, maganda na yung mga buhay ng mga anak niya. Ganun na lang ang inaano ko sa mga kapatid kong nakakaano sa akin, na yung mga sunod kong mga kapatid, yun lang inaano ko. Tapos binilihan siya ng ano, binilihan siya ng pumunta rin yung anak kong babae, yung ano, yung mga pamangkin niya nandoon daw lahat, yun, masaya daw siya. Sabi ng anak ng ano, ng kapatid kong lalaki na nag-birthday nung June 10, masaya daw siya, happy. Sabi niya, manang, mas sobrang saya ako, manang, yung pagmamahal ng asawa ko, yung mga anak ko, yung mga pamangkin ko nandoon, na na-feel ko talaga. Sabi ko, dapat mag-ano ka na, mag-ingat ka na para bigyan ng habang buhay, para ano, para maging masaya ka pa, at hindi lang sila ang hindi lang ikaw ang maging masaya sa mga araw na yan, pati kami masaya kami na makikita ka namin na happy ka, yun, no? Siyempre yun ang hangad natin, na ano, yung mabuting ano, hindi, walang sakit, yung mga ganyang bagay. Kahit mahirap tayo, pag wala tayong mga karamdaman sa katawan, ma-happy na ako. Para sa akin, kahit wala akong pera, basta okay lang ang katawan ko, masaya na ako niyan. Hindi na ako ano, hindi ko na hinahangad yung ano, mga material na bagay sa mundo. As akin, buo ang pamilya, makakain ng maayos, at saka wala tayong karamdaman, masaya na ako. God bless na lang. Tapos ano, maraming salamat po sa mga nag-support sa ano, sa mga videos ko. Danilo Obsequias, maraming salamat sa ano, na isipan mo magpakabait na.
happy birthday and more good health and more blessings to come. Mag-ingat kayo lagi dyan sa Pilipinas at matakot sa Diyos. I-guide mo yung mga anak mo na magdasal bago matutulog. I-guide mo yung mga anak mo na magdasal bago umalis ng bahay, magdasal bago kumain, magpapasalamat pagising sa umaga. Yun lang ang wish ko na ano, tapos good health kayong lahat. Yan, maraming salamat po sa mga nag-support sa premiere ko. At saka ano, yung mga member ko, yung mga bago kong member kay ano, kay maganda talaga kay ano, Joanne If Art, Chick Wonder, Ma'am Ubuan Official. Yan guys, si Ma'am Ubuan Official, si Mafaruni, tapos si ano, si Marisol Network. Sino pa ba yun? Tsaka yung mga nag-super chat sa akin, maraming salamat guys. Huwag niyong kalimutan, ano, magbakas lang po kayo sa mga videos ko at para makarami pa kayo, makarami po kayo ng mga subscriber guys. Matutulong ako sa inyo. At tsaka si ano, si RL Hao Jiao Do, yung anak-anakan ko sa YT. May love shout out sa iyo, RL. Miss you. Maraming salamat at hanggang ngayon is nandyan ka pa rin at nagpa-member pa, no? At saka si Lokocherong Best Duck Norway, I miss you. Sana ma-meet kita, sana makausap kita ulit. Sana ma-banding kita ulit sa live. God bless and bye-bye sa lahat. Ingat po tayong lahat. Shout out po sa lahat ng mga viewers ko at sana po ay hindi kayo magsasawang manood sa mga videos ko at saka ano, God bless sa atin lahat at maraming salamat po sa inyong lahat din. Thank you sa pag-watch ng mga videos ko. Maraming salamat po.